Ah, may panoorin niyo ito ha. Natatawa ako dito eh kasi sabi ko ito, tingnan niyo. Panoorin niyo ito ha. Actually, maraming mga nagpo-push ng iba-ibang pangalan. Yung kahapon na update sa akin, parang ang desisyon hindi nalalagyan ng kapalit. Ayan. Okay. Doon sa first part lang, yan lang ang gusto kong pag-usapan. Dito, sinabi ni Robredo tungkol sa issue na si Senator Subiri natanggal sa slate nila. Ano sabi ni Robredo? Kung pansinin ninyo, kung magaling kayo sa lengguwahe, tung magaling mo kayo sa reading between the lines, ano sabi ni Robredo? Takinggan nyo. Yung kahapon na update sa akin, parang ang desisyon, hindi nalalagyan ng kapalit. Ang desisyon daw, hindi nalalagyan ng kapalit. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ko nga, napaka-obvious. Napaka-obvious na ang nagdi-decision sa grupo niya ay hindi siya. So, totoo yung sinasabi nung iba na si Robredo ay, quote-unquote, puppet. Puppet lang ng Liberal Party. Pinalitan lang nila yung kulay, di ba? Kaya nga, pansinin nyo ito. Bakit si Drillo na nakipag-usap kay Soto nun? Kasi nga ho, iba ang nagpapaandar. Siya ho ay puppet lang. Na napakalayo pagdating po kay Yorme. Si Yorme, meron man siyang katulad ni Lito Banayo, meron man siyang mga iba pang taong kinakausap, pero lahat, nakikinig siya, pero ang lahat ng desisyon kanya. Ibig sabihin, kaya niyang panindigan yung kanyang desisyon. Ang problema natin sa isang leader na parang puppet lang, pag nagkamali yan, hindi niya paninindigan yan. Magsisisi lang ng ibang tao yan. Magkakaroon ng mga may ilalaglag sila para yun ang sisihin ng tao at hindi siya. Kaya nakakatakot, honestly. Kung sinasabi nilang si Marcos ay isang weak leader, ito rin weak leader ho ito. Halatang halata. Kitang-kita ho na talagang siya ho ay ang desisyon hindi nang gagaling sa kanya. Bing isang pangalan na lamang sa kanilang senatorial bets ang dadalhin ng Robredo ticket sa nalalabing araw ng kampanya. Kasunod ito ng pagtanggal sa guest candidate na si Senate Majority Leader Juan Miguel Big Zubiri sa Senate slate ni na presidential candidate Vice President Lenny Robredo at running mate na si Senator Francis Kiko Pangilinan. Dahil dito, nabuhay muli ang panawagan ng ilang taga-suporta ng Lenny Kiko tandem na isama sa Robredo ticket si senatorial candidate Nery Colmenares. Nagpasalamat naman ang dating kongresista sa support matapos mag-trend ang hashtag #WeWantNet. Trending na kagad, 2,700 lang. Ilan? Kita niyo na nag-trending na kagad do. Oh. Politics trending. Oh. 2,000 plus lang yung tweet. Alam nyo kasi may algorithm sa Twitter eh. Pag sabay-sabay lang, kahit 3,000 lang ang nag-tweet, eh magte-trending na yan. Sabihin mo na ilang tao lang yan. Sabihin mo na bawat isang tao dyan na merong mga 5 accounts. Diba ilan lang po yan? Sabihin mo ng 3,000 divided by 5. 15, gano'n. 150. Hindi na niya ibig sabihin. Bakit to? Joke lang ho yun. Ha? Baka mamaya sabihin, banat ba? Hindi ka marunong mag-mat. Galit pa nanay ko sa akin. Kita nyo na? Ano ang ibig ko lang sabihin? Yung mga numbers, fabricated lang ho yan. Sa totoo lang. Yung mga sinasabi nilang madami. Naku, maniwala ho kayo. Hindi ho madami yan. Yan ho ay mga para lang maingay. Mukhang maingay, di ba? Isipin mo, ha? Ilan lang ang dyan? Ilan lang yung mga tao yan pero mukha na maingay? Kasi nga, ang tao, honestly, hindi naman na... Ano yung nakatutok? Hindi ganun. Yung mamamayang mga Pilipino, busy yan sa trabaho nila eh. Hindi ho yan. Alam mo yung mga nagtitweet na yan? Yan yung mga talagang trabaho na nila yan. Sa Twitter,
Pero ayon kay Robredo, ipinauubayan na niya sa kanyang campaign team ang desisyon at nakatutok na lamang siya ngayon sa kampanya. We'll let them. Sabi ni Bodyguard, marami ka pang viewers. Oo nga. Hindi, kaya nga, sa totoo lang, kaya nga natin magpa-trending eh, di ba? Kaya lang, busy ho kasi mga tao, parang ang dami-daming ginagawa. Marami sa inyo nanonood lang dahil habang nagluluto kayo, iba nagbe-breakfast, iba naliligo, yung iba tumatae, habang nakikinig dito, di ba? Ibig sabihin, marami kayong ibang ginagawa para yung iba nga hindi nga nagla-like eh. Halimbawa, maglilimanlibo yung viewers, ila lang ang nag-like kasi nga, minsan, ang ginagawa nung iba, kaya nga alam nyo, isa sa mga payo ko kay Dada at saka kay Coach Oli, sabi ko, ayusin nyo yung mikropono ninyo. Siguraduhin ninyong malakas. Kasi marami dyan, hindi lang minsan gamit pa Android. So, minsan yung Android mahina. May mga cellphone na mahina. Tapos, ang ginagawa lang, pinapatong lang. So, basta makikinig silaan. Pero may ginagawa sila. Kaya napaka-importante na maayos yung mikropono, yun ang sinasabi ko sa kanila. Anong point ko dito? Ang point ko lang dito, ang bawat isa sa atin, busy, may ginagawa. Okay? Para ka magpa-trending lang ng ganyan, halatang-halatang tinatrabaho. Diba? Yan ang totoo dyan. Para mukhang maingay, at pag naging trending, anong mangyayari? Ibabalita naman. Voters decide kung sino yung idadagdag nilang kapalit. Kasi marami yata yung nakapila na pagpipilian. Ang problema kasi natin ngayon, oras eh. Na talagang wala ng oras. So, ako basta sa akin, ang pakiusap ko na lang sa kanila, kayo na magdesisyon, basta ako, all my waking hours, nasa kampanya lang ako. Yun! Lumabas din. Kayo na magdesisyon. Sa tingin ko medyo hindi na ho ito mapupunta diyan sa COMELEC. Sa tingin ko lang hindi na. Tabu na. Kaya nga mga kababayan, mga solid isko diyan, it's about time na tayo po ay mag-ingay na talaga ng todo. Mag-ingay, hindi manggulo, magkaiba ho 'yun ha. Wag ho tayong gagaya sa mga pinklawan tsaka sa mga tanso na nag-iingay sa nanggugulo sa kalsada. Wag hong gagawin yun. Sa social media, mag-ingay ho tayo. Gawin natin ng lahat ng pagbibideo, pagtitiktok. O diba, kung meron kayo nagustuhan, i-video, i-share ninyo, i-copy ninyo, ganun. Walang pumipigil sa inyong mga vlogger ng... Sabihin nyo, pag meron nag-copyright sa inyong mga vlogger na iskonyan, babanata natin dito. Bensuelto, maraming salamat ha. Alam mo kung bakit? Dito mo kasi malalaman kung ang isang tao ang hangarin ma-promote yung kandidato niya o kumita lang eh. Pag kinopyright kayo, ibig sabihin para kumita lang. Joke lang. Joro, salamat po ah. Bensuelto, Boss Banat, pabati naman kay Roberto Evangelista, 72nd birthday. Scott, nagpili siya sa Yuseco Tondo. Oy! Mga taga-Tondo, Roberto Evangelista, happy birthday sa'yo. 72 years old ka na. Grabe yan, humahanga ako sa mga umaabot sa mga ganyang edad dahil alam mo naman, ang life is so toxic. Pero yung mga ganyan umaabot, ibig sabihin ay may maganda kayong sikreto at kaya kayo umaabot sa ganyang edad. How I wish, no? Pantala, bumisita muli sa Quezon Province si Robredo kung saan isang mini campaign rally ang kanyang dinaluhan sa bayan ng Catanawan. Dito nagpahayag din ng suporta kay Robredo si Catanawan Mayor Ramon Orfanel. Sa kanyang talumpati, ipinunto ni Robredo na kabilang sa kanya magiging prioridad sakaling maupong Pangulo ang pabahay sa mga mangingisda at libreng dormitoryo sa college students. Jolly Jarap, salamat po. Suspended ang Facebook ko, di makashare. For your information, everyone, people in the house, are there people in the house here? Pwede ho nyong i-share ang YouTube. Pwede ho kayo mag-create ng post. Di ba meron doon pag pipindutin mo share? Pag share mo doon, create post. Pwede kayo mag-share ng post ng live. So yun ang bagong tip. Hindi lang sa Facebook, pwede nyo i-share ito mismo sa YouTube nyo. Pag sinare ninyo, ang mangyayari, i-recommend ng YouTube etong video na to. So talagang mai-irritate sila sa pagmumukha ni Banat Bay. Pati yung boses ko. Hoy, binabati ko yung mga naiirita ang boses dyan!
Ay, mali, mali. Binabati ko yung mga naiirita sa akin dyan. Hoy, gising! Gising, gising, gising! Honey Logod, salamat po. Masarap gisingin eh, no? Kasi may mga, meron talaga sa Twitter, galit na galit daw sila sa boses ko. Naririnig nila sa kamag-anak, sa kapitbahay. Hoy, gising! Mga pinklawan, ina nyo! Anong ina nyo? Ina nyo, pagsisilbihan ni Mocha! Mocha party list! At mga tanso! Ina nyo rin! Anong ina nyo? Pagsisilbihan ni Mocha ang ina nyo! Kairita ng boses, ano? Sa totoo lang, tama naman sila, nakakairita minsan ng boses ko, ano? Kahit ako, naiirita ako, eh. Alam mo kung saan ako naiirita? Pag kumari lumabas ako, di ba lalabas ako? Tapos may makikita ako nanonood nung live ko, naiirita ako. Sabi ko, yung boses ko nakakairita. Lin Miyamoto, salamat po. Sabi ko nga eh, kung ako naiirita sa boses ko, siguro lalo na yung ibang mga pinklawan tsaka mga tanso, no? Isipin mo na lang, pinklawan ka, tanso ka. Oh. Isipin nyo na lang ha, tas maririnig mo yung boses ni Banat Bay. Kakairita talaga yun! Bumisita rin si Robredo sa Ginyangan habang nagkaroon din ng Grand People's Rally sa Lucena City. Noong 2016 vice presidential race, nanalo si Robredo sa Quezon Province matapos makakuha ng mahigit 385,000 votes. Kabilang ang probinsya sa Region 4A Calabarzon, ang rehiyon sa bansa na may pinakamaraming botante na may mahigit 9 milyon. Bukas, babalik naman sa probinsya ng Laguna si Robredo. Samantala, nasa Maynila naman si Pangilinan ngayong araw, kasama ang kanyang pamilya at mga magsasaka ng San Simon, Pampanga, sinalubong ng senador ang Sumilaw Farmers na nagmarcha mula Bukidnon pa Maynila bilang pakikiisa at pagpapakita ng suporta sa Lenny Kiko Tandem. Jorlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oyo, palakpakan! Oh, ha? Sandali ha, sandali. Commercial muna tayo ng Mocha ha. Mocha! Ako si Michelle Gumabaw at ako ay Mocha. Ako si Mocha Uson at ako ay Mocha. Mothers for Change. 80 sa balota. Mocha! Ako si Michelle Gumabaw at ako ay Mocha. Ako si Mocha Uson at ako ay Mocha. Mothers for Change. 80 sa balota. Mocha! Ako si Michelle Gumabaw at ako ay Mocha. Ako si Mocha Uson at ako ay Mocha. Mothers for Change. Oh, ayan 80 na. Sa balota. Alay, nawala ako. Okay, palakpakan. Huwag niyong kakalimutan, mga kababayan natin ng OFW, pwede na ho tayong bumoto, ha? At huwag niyong kakalimutan, ha? Mocha! Hoy! Mocha!